Gobyerno. Sabi ng mga kasama ko, nandito ba yung ating mga kabataan? Tanginang lamok, galit, sinainit ng ulo. Kung ayaw mong magpabakuna, ipa-aresto kita. At ang bakuna galing tusok ko sa puwit mo, putang. Visit kayo. Eh, hirap na nga tayo. Tapos, nandiyan pa kayo pagkaraming dag. Mga kabataan. Tanginang lamok, galit, sinainit ng ulo. So, lahat ng Pilipino, nakikinig kayong bantay kayo. Don't force my hand into it. Kagaya nitong ano. Strong arm method yan eh. Walang may gusto niyan. Pero kung hindi kayo magpabakuna, umalis kayo sa Pilipinas. Go to India if you want to, somewhere, to America. But for as long as you are here and you are a human being and can carry the virus, eh, magpabakuna ka. Otherwise, I will order all the barangay captains to have a tally of the people who refuse to be vaccinated. Gobyerno, sabi ng mga kasama ko, nandito ba yung ating mga kabataan? Tanginang lamok, galit, sinainit ng ulo. Presidente, kung saan siya nagpunta, nagpasunod-sunod ako. Pero biyuda kasi. Anold ba ako sa... anold ako sa asawa. Pero may anak ako. Basta masuportahan lang, okay lang yun. Mambalita ko may... Hindi maiwasan yung VP. Kaya siya manalo. Sabi ko si Lenny Robredo. Kung gusto lang niya, assistant president. Anong magiging role ng isang assistant president? Secret. Ay, ako sabihin, hiya ako. Maganda siya. Hindi ko inaasahan susunod din doon din ninyo. Ang sigurado ako, yung kamay ninyo, nandyan sa cellphone yan, instead of studying. Yun kayo yung mamatay na hindi makalabas ng bahay. Better just stay home and study. That is my advice. Pero kung ayaw ninyong sundin, you stick with your cellphone. Hanggang graduate yan, dyan lang sa bahay. I'm sure may mga bagay-bagay dyan sa bahay na hindi pa ninyo nakita. Alam ko na kung anong gawin ninyo. Bili kayo ng cellphone na marami. Wala namang kayong ginawa kung hindi magtulbok-tulbok. Yeah.